Magandang umaga po sa inyong lahat. Dumating na ang oras, sabi ni Jesus, upang parangalan ang anak ng tao. Karangalan ang sinasambit ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Subalit kasunod ng karangalan, nabanggit din ni Jesus ang isang butil na kailangang mahulog sa lupa at mamatay para mamunga. Kasunod ng pagsambit ng karangalan ay ang pagsabi ni Jesus na ang naglilingkod sa akin ay sumusunod sa akin. Narito yata ang maliwanag na karangalan ayon sa Panginoon. Ang kababaang pagkahulog sa lupa at mamatay. Ang pagsunod at paglilingkod. Ibang-iba po sa pagkaunawa ng mundo sa karangalan. Sabi sa wikang Ingles, to be glorified. At para sa mundo, ang karangalan ay, yung kilala ako, yung may impluensya ako, yung may connection ako. Yan ang karangalan. Yung may kapangyarihan ako, yung may kayamanan ako, meron ako nito, meron ako niyan. Yan ang karangalan mula sa mundo. Self-promotion. Kilala ako, sikat ako, may impluensya ako. May kapangyarihan ang pangalan ko, may koneksyon. Self-promotion, self-exaltation. Pero ibang-iba po eh. Ibang-iba po ang karangalan galing kay Jesus. Kababaang loob ang karangalan ayon kay Jesus. Pagsunod sa kalooban ng Ama, yan ang karangalan ayon kay Jesus. Paglilingkod para sa kabutihan ng kapwa, yan ang karangalan ayon kay Jesus. Sakripisyo, yan ang karangalan ayon sa Panginoon. Lahat po tayo magdiriwang ng Holy Week. Hindi ba't yan naman ang Holy Week? Si Jesus, nagpakumbaba, ang anak ng Diyos, nagpakumbaba. At hinayaang mag-alay ng sarili at mamatay sa krus para sa iyo at para sa akin. That is what we celebrate. For there is the glory of Jesus. Paglilingkod para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan, pag-aalay ng sarili, para sa ating pakikipagkasundo sa Diyos, kapatawaran ng ating kasalanan, para sa ating kalayaan mula sa masama. Sakripisyo sa krus. Hanggang magtagumpay sa muling pagkabuhay. This is the glory of Jesus. Ito ang karangalan ni Jesus, na siyang karangalan din ng mga alagad niya, ng mga sumusunod sa kanya, ng mga nananalig sa kanya. Ito ang karangalan
ni Kristo, ito rin ang karangalan ng mga Kristiyano, ikaw at ako. Maging maingat po tayo dahil madaling mapaniwala ng mundo kung ano ang karangalan ayon sa Kanya. Subalit kailangan maging malinaw, kailangan maging mapagmasid na iba ang karangalan ayon kay Jesus. At madalas pa nga, kabaliktaran ng sinasabi ng mundo. Dahil sa mundo, mas madali, mas okay. Mas kumbinyente, mas okay. Mas komportable, mas okay. Anong ginagawa ni Jesus sa krus? Madali ba yan? Kumbinyente ba yan? Komportable ba yan? Hindi po. Dahil ang karangalan ayon sa Panginoon ay ang karangalang nagmumula sa kababaang loob na marunong tumulad kay Jesus sa sakripisyong marunong maglingkod, sa paglilingkod na marunong magsakripisyo. Ito ang karangalan ni Kristo. Ito din ang karangalan ng mga Kristiyano. Amen.